Samantala, balikan po natin ang mga balita dito sa atin. Karumaldumal ang sinapit ng isang babaeng 20 taong gulang sa Cavite. Pinukpok ng hollow block sa ulo ang biktima at pinagsasaksak ng halos 50 beses. Nakatutok si Jay Sabale, exclusive. May bakas pa ng dugo ang hollow block na ito na ipinukpok umano sa ulo ng 20 anyos na si Cyrish Magalang. Hindi lang yan ang sinapit ng biktima. Pinagsasaksak din siya ng 49 na beses. Hindi makapaniwala ang kanyang mga magulang sa sinapit na kanilang bunso. 49 na saksak, hindi ko mala na kanti yan. Tapos mamamatay lang sa saksak. Gusto ko na rin sanang matapos na rin buhay ko nun. Ang hirap-hirap po siya. Sa investigasyon ng pulisya, pasado alas 8 raw ng gabi ng Martes, umuwi si Cyrish mula sa kanyang trabaho sa Pasay. Pasado alas 10 ng gabi, bumili pa siya ng puto bumbong malapit sa tricycle terminal sa Barangay Molino, Bacoor, Cavite. Tapos sumakay ng van papunta rito sa Bacoor. So yun ang huling ano. Tapos meron tayong mga sinusundan na lead. Kahapon ng umaga, sakubong ito sa Molino 7, Bacoor, Cavite, natagpuan ang bangkay ni Cyrish. Na-recover sa crime scene ang isang screwdriver na maaring munong ginamit ng suspect sa pananaksak sa biktima. Nakahiga na yung babae na kaganyan, nakagapos, tapos wala ng buhay. At yung panty, nakababa na raw yung panty. Pero may damit siya. At yung palda, parang nakalihis na yata. Pero base sa autopsy report, hindi ginahasa ang biktima. Posible raw na nanlaban ng biktima kaya siya pinatay. Kanina, binalikan ng mga magulang ni Cyrish ang lugar kung saan nangyari ang krimen. Nag-alay sila ng kandila at dasal. Laking panghihinayang nila, lalo't nagtapos ng cum laude si Cyrish sa University of Santo Tomas nito lang Marso. Napakasakit talaga na nangyari dahil mas matagal ang inilagi ko sa dagat kaysa sa pamilya ko. Tapos ganito lang ang mangyayari. Ustisya lang po talaga ang kailangan namin sa anak ko para siguro medyo makagaanggaang po sa kalooban namin. Ilan pong kailangan po namin. Jay Sabale, naka-alerto, 24.